Ang mga outlaw na tumatak sa kasaysayan, hindi lamang sa buong Amerika, kundi sa buong mundo. Sila ay si John Dillinger, ang pinuno ng Dillinger Gang, Bonnie and Clyde, ang couple na pinamunuan ng Barrow Gang, at ang pinakasikat na gangster at pinuno ng Chicago Outfit na si Al Capone. Sino nga ba sila? Yan ang aalamin natin, pero kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang videong ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si John Herbert Dillinger ay isang American gangster na nakilala sa panahon ng Great Depression. Ang Great Depression ang panahon kung saan laganap ang kahirapan dahil sa kakulangan ng trabaho. Si John Dillinger ang namuno sa isang kilalang grupo o gang na tinatawag na Dillinger Gang. Naging kilabot si Dillinger at kakaiba ang takot na dulot nito sa mga nagmamay-ari ng establishmento, particular ang mga bangko. Tinatayang nasa 24 na bangko at 4 na police station ang nilooban ng grupo. Ganon kaastig ang Dillinger Gang, pinaghahanap ng mga polis dahil sa panloloob pero kahit police station nilolooban. Ilang beses din nakulong si Dillinger at 2 beses nakatakas. Kinasuhan siya sa pagtumba nito sa isang East Chicago Indiana Police sa nangyaring shootout sa Chicago pero hindi na-convict o hinatulan. Ito ang nag-iisang homicide case na isinampa kay Dillinger. Bagamat alam naman ng marami ang iba't ibang shootout na kinasangkutan ni Dillinger. Nilitis si Dillinger sa nasabing kaso at isinapubliko ito. Ngunit ang mga media ay naging exaggerated sa pamamalita. Naging maganda ang personality sa paningin ng mga tao. At binansagan siyang Robin Hood at nakuha ni Dillinger ang simpatya ng mga tao. Konting trivia muna. Alam niyo ba dahil kakaiba ang dating ni Dillinger at ang grupo nito sa mga tao at kuwang-kuwa nila ang kiliti ng masa, ginamit ni Edgar Hoover, ang director ng Bureau of Investigation, si Dillinger at ang Dillinger Gang bilang platform ng paglunsad o kampanya para baguhin ang BOI o Bureau of Investigation at gawin itong FBI o Federal Bureau of Investigation upang bumuo ng mas sopistikadong mga diskarte at pagsisiyasat bilang weapons against organized crime. So mabalik tayo. Matapos ang pag-iwas ni Dillinger sa 4 na estado sa loob ng isang taon, ay lubhang nasugatan sa isang engkwentro si Dillinger. Ito rin ang engkwentro na ikinasawi ni Homer Van Meter, malapit na kaibigan ni Dillinger at member ng Dillinger Gang. Pumunta si Dillinger sa kanyang ama upang magpagaling. Bumalik siya sa Chicago noong 1934 at dito nangyari ang hindi inaasahan. Si Anna Companions, isang Romanian immigrant na nakipagtulungan sa FBI kapalit ng ilang kondisyon, tulad ng pag-aayos nito ng papeles upang hindi mapadeport. At sapat na halaga, kapalit ang impormasyon. Sinabi nito ang mga ikikilos ni Dillinger. Kaya noong July 22, 1934, habang papalabas si Dillinger sa Biograph Theater, dito hinaabangan na siya ng mga agent. Noong mahalata ito ni Dillinger ay akma itong bubunot, ngunit naunahan siya magpapatok ng mga agent at doon natapos ang buhay ni Dillinger. Pero ang kasaysayan ay patuloy pa rin sa isip ng marami. Si Bonnie Elizabeth Farquhar at Clyde Barrow ay kilala bilang American criminal couple na nagpaikot-ikot sa Central United States kasama ang kanilang gang na tinatawag na Barrow Gang noong mga panahon ng Great Depression. Tulad ng nasabi ko kanina, ang Great Depression ang panahon kung saan laganap ang kahirapan dahil sa kakulangan ng trabaho. Nakilala sila dahil sa panloloob nila sa mga bangko. Ganun pa man, ang kadalasan talagang pakay nila ay ang mga small groceries at mga gas station. Ang kanilang mga masasamang hakbang ay napukaw ang atensyon ng mga media. Dahil dito, mabilis na kumalat ang mga nagiging hakbang ng grupo. Ito din ang naging dahilan. Kaya naging public enemy si Bonnie at Clyde sa panahon ng 1931 hanggang 1934.
sinasabing nakatumba sila ng 13 katao kabilang ang 9 na pulis at 4 na sibilyan. Naputol ang pagiging crime couple nila noong May 1934 habang binabagtas nila ang liblib na kalsada malapit sa Gibbs ng Louisiana. Pinara sila ng tinuturing nilang amain na ama ng isang member ng Barrow Gang na si Matt Bean. Ang hindi nila alam, ang pagparang iyon ay senyales na pala na nakaambang pananambang ng mga pinagsamang pwersa ng kapulisan. Tinatayang 130 na bala ang pinaputok ng mga pulis at tumapos sa pagiging crime couple ng dalawa, pero hindi sa pagmamahalan ng Bonnie and Clyde. Al Capone. Si Alphonse Gabriel Capone, na nakilala sa tawag na Scarface at Al Capone, ay sinilang noong January 17, 1899 sa Brooklyn, New York. Anak siya ng mag-asawang Italian immigrant na si Gabriel Capone at Teresa Capone. Napangasawa ni Al Capone si May Josephine Collins sa edad lamang na 19 noong December 30, 1918. Nakilala bilang American gangster at negosyante si Al Capone sa panahon ng Prohibition Era. Ang Prohibition Era, ito ang mga panahon kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok, transportasyon, produksyon o maging ang pagbebenta ng alcoholic beverage o mga alak. Sa edad lamang na 26, ipinasa sa kanya ang pamumuno sa isang pinakasikat na gang na tinatawag na Chicago Outfit, matapos matambangan ng pinuno nito na si Janitorio ng kalabang gang na mga ito na tinatawag na Northside Gang. Nasangkot si Al Capone sa kabi-kabilang illegal na gawain tulad ng pagbenta ng laman, pasugalan at ang pangunahing racket ng grupo ay ang illegal na pagbenta ng alak sa gitna ng Prohibition Era. Maraming mga krimen ang inuugnay kay Al Capone, tulad na lamang ng pagpapatumba nito sa pinuno ng North Side Gang na si Dean O'Banion. Siya din ang tinuturong may kagagawan sa St. Valentine Massacre. At marami pang mga krimen ang inuugnay kay Al Capone, ngunit wala ni isang napatunayan. Ganun pa man ay naging isang philanthropo din naman si Al Capone dahil sa pagtulong nito sa mahihirap. Sa katunayan nga ay nagpatayo pa ito ng isang restaurant na tinatawag na Capone's Kitchen na naglalayong pakainin ng nagugutom nitong kababayan. Namimigay ang Capone's Kitchen ng free soup, coffee and donuts sa libo-libong kababayan nito na walang trabaho sa gitna ng Great Depression. Ang mga otoridad ay gumawa ng paraan upang masakote si Al Capone, pero sadyang mautak ito. Kahit ang presidente noon na si President Herbert Hoover ay gumawa ng paraan upang mapatapon sa kulungan si Al Capone. Pero walang maisip na kaso laban dito dahil walang lumalabas na ebidensya at testigo laban kay Al Capone. Ang tanging nasisilip lang kay Al Capone ay ang tax evasion, pero sadyang suntok sa buwan ang patunayan ito. Dahil sa kakulangan ng ebidensya at sadyang mautak si Al Capone, dahil wala itong ari-arian, walang bank account at ang bahay nito sa Florida ay sa asawa pa nito nakapangalan. Pero sadyang potsigido ang prosecutor maging si President Hoover na ipakulong si Al Capone. Kaya noong October 24, 1931, ipinataw kay Al Capone ng pinakamabigat na hatol para sa kasong tax evasion. Ang hatol ay 11 years na pagkakakulong. Isang mabigat na tao si Al Capone dahil sa pagiging pinuno nito ng Chicago Outfit. At upang maiwasan ang maaaring maging hakbang ng Chicago Outfit upang ilabas si Al Capone, ay ipinatapon ito sa Alcatraz, isa sa pinakasikat na kulungan sa mundo dahil sa pagiging escape route nito. Noong makulong si Al Capone, si Frank Nitti ang humalili bilang pinuno ng Chicago Outfit. Habang nakakulong si Al Capone ay nadiagnose ito sa sakit na syphilis at gonorrhea, kaya bumagsak ang kalusugan nito. Kaya noong November 16, 1939, matapos makulong ng 7 taon at 6 na buwan at 15 araw at bayaran lahat ng multa at ibalik ang mga tax na hindi nabayaran, na dahilan ng pagkakakulong nito ay napalaya si Al Capone. Nireferred si Al Capone sa John Hopkins Hospital sa Baltimore, ngunit hindi ito tinanggap para sa reputasyon daw ng hospital. Pero sa Union Memorial Hospital ay tinanggap si Al Capone. Noong March 20, 1940, umalis si Al Capone sa Baltimore. Naniraan si Al Capone sa Palm Island, Florida. Doon siya nakipaglaban sa sakit na dinaranas niya.
hanggang noong January 25, 1947, dahil sa stroke at pneumonia, ay natapos ang buhay ni Al Capone.